Halo, kopi kak? Dati-dati kasi guys, dito maraming tao. Marami dito, pag ganitong panahon. Buong semento, yan o, gumalaw, parang tinulak niya o. Pasensya na, hindi ako nakapag-upload ng almost 2 days ba. Ayan, pasensya na kasi may inasikaso po ako sa Baler. Siya nga pala, just in case na nanonood si, ano, si Dan Leal. Ayan, Brad, hindi mo na kita inobliga na sumama. Kasi gusto ko talaga na may proof muna na maganda yung lakad bago kita i-mention or tawagin. Para hindi naman sayang, kumbaga. Kaya nang ginawa natin dyan sa kasiguran na nasayang lang, kumbaga. Alam mo na yung sinasabi ko, Brad. Ayan. Okay, ito mahirap kasi guys, umupo ako dito sa studio na hindi ko pa alam kung ano yung magiging topic ko ngayon. Okay, ganito na lang, about inverter welding machine. Yung welding machine guys na inayos ko noon, ito, bali kinalas-klas ko na siya noon. Ayan, yung pinalitan ko yung kanyang transformer. Ayan yung ferrite ring niya pala, yung ferrite transformer niya pala. Okay, sandali guys, mag-aayit lang ako sandali. Para akong ermitan nyo na, o albularyo. Okay, sandali lang. Much, much, much later. Ayan. Okay, ayos na. Okay, yung tao na naman yata. Dito guys kasi, eto na naman eh, napuwing pa ako. Okay, wala na siguro. Dito kasi guys ay ginamitan daw nila ng generator. Pagkatapos, palagi daw mataas yung setting. Hindi lang doon guys. Bagsak kumbaga yung kuryente. Talagang bagsak siya kasi generator yung ginagamit. Tapos kung just in case na kuryente naman daw, bagsak din naman yung kuryente. At palaging mataas yung setting. Kaya palaging bumibigay yung kanyang diode. Yan. Kaya na-shorted ulit yung diode niya. Yan. Ang gagawin ko ngayon guys ay welding machine at inverter. Sa ganitong mga board kasi, kailangan natin yung mas mainit talaga. Mas malakas yung init niya. Ayan guys. Ang sarap ng tunog. Ang lutong. Dito okay. Okay siya. Dito wala na. Yun. Ito mahirap tanggalin guys kasi apat yung kanyang terminal or pin, ano ba, pin o terminal. Ayan, mahirap kasi tanggalin yung ganito. Kailangan maluwag silang apat. Pag hindi ko na paluwagan at sumama yung kanyang slip, yun ang problema. Tagal ko na itong ginawa guys. Ito nga pala yung nilagay ko noon, oh, yung toothpaste. Kasi wala akong, ayan, wala akong thermal grease or thermal paste. Kaya yun, pansamantala nilagay ko. Kaya lang, yun nga, ano, overload nila. Yung isa ay ginawa kong charger. Ayan, salamat nga pala kay Dan kasi meron pa siyang mga natitirang stock. Sa kanya ako dumedekwat na mga ganyan. I-check muna natin guys yung kanyang resistance. Baka naman mamaya meron siyang shorted sa positive at negative. Okay. Okay. Sa kanyang AC. Okay. Yan. Okay naman.
Okay lang yung kanyang unang beep, guys. Huwag lang yung umi-steady. Yan, kasi sa kanyang capacitor. Yan. Okay. Okay, pasensya na guys. Medyo puputulin ko muna. Ayan. Shoutout nga muna kay Sir Genesis Lou. Eto siya guys, oh. And meron siya tanong. Sandali. Hi Sir Juan, dilisang may tanong lang po ako about welding machine. Yung akin kasi nung binili ko, unang bili, sinubukan kong isaksak sa power, may umusok pero may display naman. Madami kasi siyang function. May adjust sa arc force, current, hot start. Much later. Eto guys, eh, ginawan ko kasi ng video nung una, kaya lang hindi ko siya dinagdag or inedit kasi iba yung kumbaga pagkaintindi ko dito sa picture noon. Hindi ko siya napansin. Yan, eto siya guys. Flashback. Eto guys, sa tanong ni Sir. Eto, tingnan natin dito. Dito sa kanyang source at sa kanyang gate. Ayan. Yung sa 47. Okay. Tama na yan kasi talagang iba yung sinasabi ko doon. Ayan. Eto pala guys ay nasa output sa kanyang mga diode. Eto, sa kanyang mga ultra fast diode. Ayan. Eto pala ang sinasabi niyang capacitor na sunog ay... Hindi ko napansin. Nakakala ko ay yung kanyang IGBT. Alas parehas kasi sila ng layout. Napansin ko na lang na yung gitna niya ay isa yung kanyang connection. Eto guys, oh. Eto yung nasunog. Kaya lang yung nilagay kasi doon ay SMD. Yan, ganito guys yung nasunog. Kung just in case na nasunog siya, ay pwede lang itong ipalit kahit na yung ganito na sukat yung malalaki. Tapos nagpalit ako ng kanyang transformer. Nasunog kasi. Trace muna natin sa kanyang output para mas sigurado. Parang wala. Nasa diode pala tayo, man. Diode pala. Ayan. Okay. Okay siya. Wala na akong problema. Okay, dito naman tayo sa kanyang IGBT, guys. Ayan. Apat yung kanyang IGBT. Press natin. Baka may shorted. Wala naman. Okay. Yung tutunog, parang mas maganda. So, bilis. Hello. Wow, okay naman. Subukan natin dito para mas suabe. Okay. Normal lang guys na mayroon siyang ano sa kabila. Normal lang 'yan. Ang ingay ng manok. Ito guys, yung isang bubuksan natin. Alam niyo guys, ang matitibay na ganito na nasubukan ko ay yung kulay dilaw ng kanyang logo. Ganito niya. Yung ang pangalan niya ay the power that really moves. Pero sinuid din siya pero napakalakas guys. Napakatibay. Ilalagay ko na lang guys. Ipa-plus ko na lang dito sa screen yung kanyang itsura. Lakas guys. Yung mga ganong klaseng inverter kaysa yung mga ibang mga lumalabas ngayon. Ano mong brand to? Broadway. Yun ang pinakamalakas na nasubukan ko. Kung sa kanyang protect naman, hindi siya masyadong sensitive. Na over-exaggerated naman yung protect. Hanggat kaya niya paandarin niya. Pero yung sinasabi mo masusunog, mahirap guys kasi malakas siya. Yung mga ganito kasing inverter guys, ay hindi ako nagbibigay ng mga warranty kasi hindi tatagal talaga yung mga ganito. Buti ko yung mga malalaki. Kaya kong ipusta yung aking reputasyon para sa kanyang warranty. Pero yung mga ganito, kahit saksakan mo na ng isang headlight, ay may chance siya na masunog. Meron kasi yung mga customer na hindi nagsasabi ng totoo. Kung bagay yung item ay siyam na buwan nang kinuha sa'yo. Tapos sasabihin nila isang buwan lang nila nagamit. At sasabihin nila ay hindi nila maharap ibalik. Ayan. Kumbaga naghahabol sa warranty. Ayan. Ang isang technician kasi, buti kung matatanong mo mismo yung appliances kung anong nangyari sa niya. Pero ang problema, hindi. Yan. Hindi naman lahat ng customer ay nagsasabi ng totoo at hindi naman na lahat ng customer ay sinungaling. And may nagkataon lang talaga ng mga ganon kung minsan. Kaya napakahirap ang maging isang technician. Kailangan mo talagang pumusta.
Kahit sabihin mo sa mga inverter na ganito, huwag niyong tanggalin yung kanyang clip sa battery kasi hindi naman kumakain yan pag nakapatay ka mo. Tinatanggal pa rin nila, tapos kung minsan ibabalik nila baliktad, sunog, patay. Ngayon, huwag mong sasaksakan ng headlights, huwag mong sasaksakan ng mga flashlight na mumurahin ka mo. Sinasaksakan pa rin, tapos sasabihin nila hindi daw sinasaksakan. Okay, ngayon i-test natin yung kanyang mga MOSFET natin yung kanyang gate. Yan, okay naman siya. Eto, ganoon pa rin guys, tap natin yung gate. Okay, tap natin yung gate. Okay, tap natin yung gate ulit. Ayan, isa ang sira kasi hindi na siya nagsha-shutdown. Okay, ito lang naman na i-trace natin guys, baka yung kanyang gate. Importante yung kanyang gate. Saan bang gate? Dito. Yung mga resistor dito at dahil sa kanyang gate ang problema ko minsan. Na-open siya. Ayan. Alam nyo guys, mayroon sana akong isang i-review na isang product na tester. Ayan. Ang sisipag kasi ng Ninja Van dito. Yung style nila na buo yung binayaran mo na delivery hanggang sa mismong door-to-door. Ang problema, doon lang sila sa bayan, itetext na sa'yo. Oh, Brad, nandito na kami, salubungin mo na yung item. Dahil sa mga taga dito naman ay ang babait, pupunta doon. Kaya nasanay sila na ganun. Ayaw nila mabasa yung paan nila sa pagtawid sa ilog. Hindi dumating. Yan. Ang rason nila ay hindi daw sila pinapasok ng checkpoint dahil sa pandemic nga. Ayan. Ang problema guys, eto, nandun yung aking number sa item. Wala na problema dun sa product kasi nga ay free siya. Walang babayaran, COD hindi naman kasi talagang bayad na siya. Libre na binigay ng company ang problema, ni hindi sila kumontak. Ayan, ang rason nila, refuse to enter to location. Ayan, ang sisipag ng mga Ninja Van, ang sisipag. Huwag ka na magtrabaho kung ganyan din lang. Pinatamad kang pumunta sa mga kliyente mo. Trabaho mo yan, panindigan mo, ha, Ninja Van. Thumbs up ako sa mga JNT kasi talaga iniikot-ikot nila guys, iniisa-isa nila. Kung hindi man sila makatawid, tatawag sila sa'yo na, Brad, yung item mo, bukas na lang kasi hindi kami makatawid. Thumbs up ako doon. Samantalang sa Ninja Van, hindi sila tumawag. Ayan, order hanggang sa ayan, departed at Ninja Van warehouse hanggang sa punta sa Baler. Ayan, deliver. Ayan, parcel is delivered, sabi niya. Ha? Deliver. Ha? Ninja Van. Our ninja could not access to delivery location. Yan. E, ba't sila report ng deliver ang mga anak ng tayo na to? Ayan. Tapos, susunod ulit. Parcel has been processed at Ninja Van Baler. Ayan. Parcel has been rescheduled. Ha? Tapos, ito na naman. Delivered na naman. Tapos, hanggang sa bumagsak sa successfully return to sender. Ayan. Ang sipag nila. Ayan. Sa ewan ko ba kung saan pumunta yung utak nila eh. Nandun lahat yung detail. Nandun lahat yung number ko. Ayan. Yun lang ang sinabi ko ay bayad na yung product. Tapos, ayan. Ang kailangan ko lang tatawag sila para ma-divert ko sana sa mga kaibigan ko na nandun sa kabila. Kung just in case na hindi sila makapasok. Tatalino nyo, Ninja Van, ha? Tatalino ninyo. Pasensya na. Alam ko, blacklisted na ako dyan. Kaya hindi ako makaano. Hindi naman lahat ng mga delivery man ng Ninja Van ay ganon. Nagkataon lang siguro na ay huwag dilasag. Natsamba ng isang masipag na delivery man. Nakakahiya naman kung ipapadeliver ko pa sa location. Alam ko naman na magkakaroon sila ng amoy sa paa kung just in case na mabasma yung kanilang paa. Okay lang yun. Ang kailangan ko lang sana, tumawag sila. Okay, i-test natin. Ayan. Yun muna natin. Boom. Sa pag-test kasi ng mga ganito guys, ay dapat huwag muna sa battery. Sa adjustable power supply muna natin i-test para just in case na mayroon siyang problema, magdadrop lang yung kuryente, pero kung just in case na battery, masusunog kung ano yung kaya niyang putulin. Okay, itest natin sa AC. Ayan. Okay.
Ayan, mas maganda baliktarin rin natin, baka may isang transistor na hindi gumagana. Ayan, dapat ay kahit baliktarin natin dito ay mag-fluctuate siya. Merong ganun na mga inverter, guys. Dapat baliktaran na i-test natin. Baka naman ganun yung nangyari. Test natin sa digital. Okay. 250 ang taas, ha? Ang taas ng kanyang output. Subukan natin i-adjust. Potentiometer na to. Okay, babaan natin. Ayan. Counterclockwise, babaan natin hanggang 220. 220, yan. Siya na mataas. Ayan, okay na yan. 221. Bago tayo magtapos, guys, ay sandali, ano ba itong kulisap na to? Yes, dyan. Pinasok ako ng ganito, guys. Ayan. Ayan, oh, hinahanap niya yung pang bakuna niya. Okay, patayin ko muna, guys. Okay, paalam muna, guys. At kita-kita naman tayo next time. Next time.